Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa ating kusina, kaya ang ibig sabihin magluluto tayo ngayon. Pero, ang iluluto ko is, ayan yung aking asawa. Nag-request siya kasi meron kaming chicken leftovers. Actually, mga buto-buto na lang ito ng chicken, pero may mga laman-laman din. So, parang nanghihinayang akong itapon, lalo na dito sa abroad. Wala namang aso na kumakain ng ganito, diba? Kasi hindi naman sila kumakain ng buto-butong ganito dito sa mga aso. So, ang naisip namin, para hindi naman siya sayang, kasi meron pa siyang laman. Tignan nyo guys, oh. Sayang naman yan. Itatapon mo na lang ba yan basta, diba? Masarap pa yan, no? Marami pang ano pa to, sa laman pa to ng chan, guys. Laman pa ng chan. So, naisip namin gawing sopas. Sarap yan. Kaya, pumili siya ng pang sopas. Tapos, meron na rin kaming repolyo. Naghiwa na siya. Tapos yung beans at saka carrots. Diba ganito yung ano natin? Yung sopas natin sa Pilipinas. And of course, meron siyang hotdog. Sausage. Ano ang tawag dito? Hotdog tawag natin. Ano dito? Sausage. Chicken hotdog. Ayan. So, magluluto na ako, guys. Yan kasi ang request ng aking asawa. Ayun. Actually, siya yung nag-prepare na lahat niyan. Yan ang ingredients na gagamitin natin. Siya na nag-prepare. Lalagyan ko rin pala siya ng yung mushroom, cream of mushroom, para masarap. Ayan. Ayan siya. Instead na gatas. Cream of mushroom. Ayan siya. Nagugugas. Ang sipag niya ngayon, guys, kaya hindi ko siya mahihindian sa request niya na sopas. 1, 2, 3, come on! So, magluluto na tayo. First, lagyan natin ng mantika. Tapos, ayan. Pag mainit-init na yung mantika, ilalagyan na natin yung sibuyas. As usual, yan ang ginagawa ko. Sibuyas muna, bago ang bawang. Oops, may nahulog. Ayun. Hi! Lagyan muna natin. Sorry guys, medyo kamalay. Ayan. So, lagyan na natin. Lang natin ng konti yung sibuyas bago natin ilagay yung ating bawang. Gisa-gisa na lang ng konti. Tapos, pag okay na yung ating bawang, next na natin ilalagay is yung ating sausage. Ayan. Paborito ng asawa ko yung sausage na yan. Mapatinapay, mapaulam, sausage. Okay, tapos yung gulay, ilagay na natin yung carrots at saka beans. Para madali ang ating pagluluto. Kasi yung ating sakog is okay na. Yung buto-buto ng manok, okay na siya. Hindi na kailangan isa na matagal. Ayan. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi sa isa. Natin, lagyan natin ng tubig. Isang bitrong tubig ang pinilagay ko, guys. Kasi marami-rami yung ating sopas na lulutuin. Then, ilalagay ko na rin yung sakit niya para magkalasa na yung sabaw. Actually, yung sakit niyang manok is for sabaw na lang siya. Para magkalasa yung sabaw. Tapos, tanya natin. Ayan, wait na lang natin hanggang luto ang ating sopas. So, ayan. Kulo-kulo na ang ating sabaw. So, ready na. Ilagay na natin ang ating macaroni para maluto na rin siya. At hindi ma-overcook ang ating gulay. So, after that, pakuluan lang natin.
lang natin o haluin lang natin ng konti para hindi mag minutes. So yan, after few minutes of boiling, mukhang okay na yung ating macaroni. Kaya pwede na nating ilagay ang ating, check ko lang mabuti kung okay na yung macaroni. Kasi ayoko yung ma-overcook yung repolyo. Kaya yan. So ayos, check ko lang that seems okay na siya. So ilalagay ko na yung repolyo. And konting kulo na lang yan, guys. Kakain na tayo. Ayan. So, pwede na. So, takpan muna natin para kumulo. In few minutes, pwede na tayong kumain. Ayan na siya. Ayan, guys. Tapos na ang ating sopas. Ang sarap. Ang sarap.